Kumusta guys? Kanina napadaan tayo sa Korean store. So, since kagabi guys, nanghuli kami ng alimasag at saka pusit, yung malalaking pusit, iwan ko anong tawag dun sa yung cuttlefish. Nakahuli kami ng iilan. Then crabs, sobrang dami ng crabs, isang kulma na malaki. Then guys, kanina, nung napadaan ako, nakita ko yung mga ingredients na pang tom yum. So, naisip kong mag-try magluto nun. So, first time natin magluto ngayon. So, susundin na lang natin yung turo ng ating kakilala na chef doon sa binilang ko. Tinanong ko siya kung paano ako gawin. So, itry natin. So, shoutout nga pala sa kapatid ko dyan sa Dubai na si JB Hamudyong. What's up, Doy? So, tara na guys. Simulan na natin. So, let's start na guys. So, ito yung ating gagamitin mga sangkap. Lahat ng to ay galing sa Thailand sa Korean store. So ito may galanggal, tinatawag nila. So itong red chilies, ito may dahon tayo ng lime or lemon, may tanglad o lemongrass o shallots, yung sibuyas na pula, ito yung maliliit, tapos may green chilies tayo at saka may mga kamatis din tayo guys. So sa mga meat naman natin, meron tayong coca blue crabs. Pakuluan na ito guys. So meron tayong hipon. Tapos yung sinabi kong nahuli namin pusit kagabi. Ito yun. Malaking kuwabutan o cuttlefish. At saka may fish cake din tayo guys. Masarap din po itong fish cake sa tom yum. So, may chili paste tayo, Korean chili paste. Ito siya guys, medyo malapot siya, chili paste niya eh. So sunod natin gawin guys, magpakulo na tayo ng ating tubig at saka ilagay na natin yung ating mga sangkap. Napakasimple lang ng proseso ito guys. So yung galanggal, so dapat ilagay natin lahat ng sangkap maliban sa no lemon wedge natin. So i-squeeze natin yun after maluto yung ating tom yum. So at this point guys, ilagay na natin yung ating chili paste at saka yung ating tom yum seasoning. So ayan lang natin siyang malusaw. Tapos hayaan nating kumulo yung ating broth guys. So antayin lang natin mag-incorporate yung ating mga aromatic sa ating sabaw. So magdagdag na tayo guys ng ating patis ayon sa ating panlasa. Ako pag nagluluto ako guys, hindi ko sinusukat, puro tansyahan lang, pero mas maigi talaga pag nagsukat eh, medyo tamarin ako eh. So ilagay na natin yung ating hipon. So unahin natin yung mga hilaw pang mga sangkap guys, yung hipon at saka yung pusit kasi yung ating crabs napakuluan na yun at saka yung fish cake madaling lutuin lang din yun.
after a few minutes maluluto ka agad. So sunod natin, ibagsak ang ating poset. Haluin natin ng konti. Hayaan lang nating kumulo ulit. So after nyan, ilagay na natin yung ating cooked blue crabs. Hinati na po natin yung blue crabs natin, guys, into half. Then yung fish cake, isabay na rin natin. Tapos hayaan natin siyang mag-simmer for around 4 minutes. Haluin lang natin para mag-incorporate yung lasa ng ating sabaw at saka ating mga sangkap. So guys, ipatak na natin o i-squeeze na natin yung ating lime wedge. Makakatulong din to, guys, sa pagpawala ng lansa. Kasi seafoods medyo malansa konti. So malaking tulong po ito, guys. So simmer natin ulit. So tikman natin, guys, kung anong lasa. Lagi kasi akong kumakain sa Thailand restaurant, para it's my first time na magluto ng sariling putahe na ganito, guys.